Mga kababayan, hello po sa inyong lahat. Gerald Santos po, nagbabalik. At ayun nga po, kahapon ako muli ay naimbitahan at dumalo sa Senate hearing. At napakalaking luwag na po sa aking dibdib na somehow ito po ay nagkaroon na po ng closure. Although hindi ko pa po tuluyang napapanagot itong umabuso sa akin dahil pinag-aaralan na po namin at nagkakaroon po kami ng case build-up right now. At ako po ay nagpapasalamat sa Senator Robin Padilla and Senator Jinggoy Estrada na ako po ay napagbigyan na mabasa po yung aking pong buong written statement kahapon. At yun po ay somehow closure sa aking puso po. Dahil yung last hearing, hindi na po ako nakapag-react dahil napanood nyo naman po kung ano po ang kinatakbuhan nung una kong pag-attend. But in fairness po to Senator Jinggoy Estrada, makailang araw po ay personal po siyang tumawag sa akin at nag-offer po siya ng legal assistance and protection. Kaya I really do appreciate at napasalamatan ko naman po personally si Senator Jinggoy sa kanya pong in-offer na tulong sa akin. Sinabi ko din po sa akin pong binasang written statement na ayun nga po, officially narinig namin last hearing ang action po na ginawa ng GMA. Although napakatagal po na panahon, pero ako po ay nagpapasalamat pa rin po sa GMA na finally ay nalaman po namin na officially ay talagang terminate itong si Mr. Danny Tan sa GMA. And the fact na siya po ay tinanggal, terminate sa GMA ay meron pong probable cause ito pong kaso ko. Meron po talagang nakitang basihan yung aking pong sumbong dahil hindi po yan magpa-prosper, hindi po siya ita-terminate ng network kung wala pong nakitang dahilan, kung wala po silang nakitang katotohanan po sa akin pong mga sinasabi. At ayun nga po, pinangalanan ko na ang taong umabuso sa akin. Siya po ay si Mr. Danny Tan. At nung pinangalanan ko po siya kahapon, ako po ay gulat na gulat dahil may mga nag-message po sa akin na mga ilan niya rin pong mga nabiktima. At ang kinagulantang ko po ay meron din po na mas bata pa sa akin nung naganap po ang pang-aabuso. Grabe po. Grabe ito. Kaya siguro langit na po at gumawa ng paraan para mapanagot o mapatigil ang ginagawang kasamaan nitong taong ito. Grabe, mas bata po sa akin pero syempre I'm not in a position para magsalita po para sa kanila. Nasa sa kanila po yan kung gusto rin nilang lumabas at magsalita. Pero ito po yung napapanahon na parang magiging full-fledged Me Too movement ito ng Pilipinas. Ano po? Alam ko po na maraming mga issues na nangyayari din po sa paligid natin ngayon. Pero ito po ay isang napaka-relevant na issue pa rin sa ating lipunan dahil ito po ay patuloy na nangyayari yung pang-aabuso, yung mga harassment at yung mga pang-power trip ng mga taong nasa posisyon at ginagamit po nila yung authority nila. Yung mga iba pang mga nabiktima niya, panahon na. This is the time. Lumabas na kayong lahat. Habang inaaral po namin ang aming case build-up ng aking pong legal counsel, i-update ko pa rin po kayo from time to time sa aking mga posts, sa aking social media about this case. At back to normal po muna ako sa aking pong first love, which is ang singing and ang acting. Abangan nyo po ang aking mga covers po dito sa YouTube. At may mga upcoming movie projects din po ako na nakalinya and concert by the end of this year. And take note, ito pong mga projects na to ay naka-line up na po even before this issue came out. Basta ako po ngayon ay masaya dahil nakikita ko na po ang liwanag dun po sa madilim na aking pinagdaanan. At yung mga iba rin po mga biktima, ito po ay sana magsilbing inspirasyon sa inyong lahat ang kaso ko po na hindi pa po huli ang lahat para tayo po ay humingi ng hustisya. It's never too late to seek for justice, kaya po may mga prescription periods po tayo.
Yun lamang po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta niyo po sa akin pong labang ito. Dahil ang laban pong ito ay hindi ko lamang laban, kundi laban din ng mga ibang biktima na hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa dilim at napapanahon na para ito ay wakasan na. At tayo ay may boses na ilabas po natin yung mga nang abuso po sa atin. Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless you all.